mga civilian na napunta sa West Philippine Sea o tinatawag na civilian mission para sa resupply sa ating mga mangingisda doon. Walang takot sa kahit anong gawin ng mga Chinese Coast Guard. At sinamahan din siya ng mga reporter ng iba-ibang network dito sa Pilipinas. GMA7, Channel 5, EBS-CBN, Channel 4, lahat po ng mga kasama ko sa industriya sa malayang pamamahayag ay nagpakita po sila ng suporta at kanila talagang sinubaybayan, tiningnan. Pakinggan po ninyo itong report ng GMA News na sila hong tumutok na. Ito halos 2 kilometro lamang ang layo mula sa atin. May pagkakataon pa, Pia, na nilapitan nito yung mga bangka na dala ng grupong atin ito na may misyon dito sa West Philippine Sea. Pero nilampasan lang naman at walang ibang ginawa itong China Coast Guard vessel. Pia, ito ay pagkatapos makapamigay ng grupong atin ito ng mga grocery at gasolina sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Pero, dami nila, oh. Isang pulutong ng mga Pilipino mangingisda pumalawot mula sa Masinloc, Zambales. Ayan po yan, oh. 7:30 nang umaga kanina, lumayag ang 5 bangkang may mahigit 100 sakay para sa atin doon mission. Patungo sila sa Scarborough Shoal na nasa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Ganda, oh. Para igiit na tanging mga Pilipino lamang ang may karapatan sa Exclusive Economic Zone o EEZ nito. Mag-aalas 10 ng umaga nang mamataan na sila mula sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard sa may baybayin ng Masinloc, Zambales. Nagbigay sila ng mga gasolina at grocery sa mga mangingisda. May hindi agad nabigyan tulad ni Mang Roque na dumayo pa mula sa Santa Cruz, Zambales. Halos 1 oras nang naghihintay ng ayuda. May ilan din mga mangingisda ang tila na inip dahil di agad nabigyan ng ayuda pero kalaunan ay nakakuha rin. Sa pag-arrasment ng mga China, dapat may taboy din sila na may iwasan. Para walang disgrasyahan sa lahat. Meron po tayong mga kapartner na mga fisherfolk dito. Pero gayon din po, welcome po yung mga ibang mga susuplayan natin. Halimbawa, pupunta po tayo sa vicinity ng Scarborough Shoal. Doon po yung mga pupunta. Hindi natin alam kung ilan. So hopefully, as supplies last. Ayan, o. Gandang tignan, o. Ayan, o. Mga mangingisda, binibigyan ng tulong. Ayan, o. Tsaka nagpalutang pa ng buya. Ilang kilometro ang layo nito. Ayan, oh, may buya pa, oh. Masinloc sa Zambales at dito ayan, naglagay yung grupong atin to yung, ng mga boya. Ayan, na may boya, yung nakalutang. Ayan, oh. Sa grupo ito ay simbolo atin ito. Ayan, kalagay, oh. Ng bahaging ito ayan, oh. Ng ating buya. Galing. Sa Pilipinas at para sa Pilipino. Walang namataan mga barko ng China kung nasaan ang grupo kaninang umaga. So yung dahil kasi alam niyo sa barko sa ganyan naglalayag. May mga portion na may nakikita silang barko ng China, Chinese Coast Guard, mayroong lugar naman na wala. Pero nakakatuwa dahil kita-kita mo yung coordination paglapit ng mga mangingisda, bibigyan ng pagkain, tubig at saka krudo na pangsuporta doon sa mga motor bangka. Okay? At yung boya na tinatawag natin na nakalagay doon West Philippine Sea atin ito. Yung boya, yung po yung lulutang-lutang sa dagat na ipinakita ng mga civilian na mga Pilipino na itong pinaglagyan nila ng boyang yan, Pilipinas ang may-ari. Ayun. Ang tawag ito, dinastify nila, pinanindigan atin yan at alam kong lumabas yan sa international news dahil tulad ng sinabi ko, halos lahat po ng mga kasamahan ko sa mga sa telebisyon, Channel 4, Channel 5, Channel 7, ABS-CBN at iba pang mga news organization na lehitimo ay sumama dyan. In-escort ng Philippine Coast Guard at Navy. Tapos yung motor bangka at yung mga civilian na sakay doon sa maliliit na mga bangka, ayun po yung lumalapit doon sa mga motor bangka din ng mga namangingisda. So ayan po. At sana maging matagumpay pa rin sila dahil hindi po biro yan, mainit at saka may tension pang ganyan. At ito ay naipakita sa buong mundo. Kasi itong resupply ng mga civilian, ito po ay inaabangan din, o actually 24 hours inaabangan ng international news organization ang issue sa West Philippine Sea dahil ito isang international issue. Ha? Kaya ang marami mga bansa sa mundo ay sumusuporta sa atin dahil doon sa matinding harassment ng Coast Guard ng China. Pero dahil ngayon, civilian na po yung gumalaw para mag-resupply, ay sana naman po ay maging matagumpay sila hanggang sa huli at huwag silang makaranas ng mga water cannon. Kasi pag winater cannon yan po mga maliliit na bangkang yan, delikado, lulubog yan.
Ayan, liliit po nun eh. Eh kung yung mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Coast Guard natin, yung kaya pa yan, medyo malalaki pa yun, kahit bumbahan ng tubig. Although bawal yun, pero no, nakakalayo sila. Pero itong mga motorbangka na civilian ang sakay, walang kalaban-laban. Ah, dala nila tubig, pagkain, medicine, gasolina, krudo, pangbigay dun sa mga pangayuda sa mga mangisda, huwag naman nilang bumbahin yan. Dahil pag yan ay ginawa nila, ay talagang magagalit na ng tuluyan ang mundo at ang mga Pilipino at ang ating bansa. Nakita nyo, hindi ho napigilan, hindi ho pinigilan ng gobyerno itong ginawa ng mga sibilyan dahil karapatan po yan. Karapatan ng mga sibilyang manindigan, karapatan ng mga Pilipino na ipakita sa mundo atin ang West Philippine Sea at pinaninindigan. Kaya ho, ang ginawa ng Coast Guard, in-escort na lang. Binantayan sila. Yan, okay? Walang pwedeng magbawal dyan. Sa exclusive economic zone, walang pwedeng magbawal sa Pilipino kung ano ang dapat gawin. Ang kailangan dyan, i-escort lang. At yan po. So, pangalawang resupply na ito, katulad na sinabi ko, at palagay ko magtutuloy-tuloy. Yan po yung napakagandang ibalita. Dahil nagkakaisa. Sana all. Sana nga po sumama na kayo. Ako nga lang, kung hindi lang ako busy, talagang gusto kong sumama dyan. Para makita ko rin, makarating tayo sa West Philippine Sea at makita natin kung ano ho ang kalagayan ng mga mangisda dyan na hinaharas ng mga dayuhan. Kasi atin yan, sila yung dayuhan. Hmm? Kaya again, yun pong mga pro-China, propagandista ng China, makonsensa na kayo. Ah, kailan ba kayo makukonsensa at mananatili ba kayong tagapagtanggol ng China na nananakop, ng aagaw ng ating West Philippine Sea at iba pang lugar. Hindi lang po ang West Philippine Sea yan. Sa Central at Northern Luzon ang pinakikialaman nila. Pati Bicol, pati yung Mindanao, tawi-tawi. Di ba? May mga barko na nakita ron ng China. So, ganun po, malawak. At yung dito sa atin, sa Metro Manila, yung sinasabing posibleng wiretapping, pagre-record ng Chinese government, Chinese embassy, sa mga Philippine official na kailang nakakausap, bawal yon. Labag yan sa batas, Republic Act 42-4200. Pero ginagawa. Kaya nga yung mainit ng iso rito ngayon, paaalisin na ba ang embassy? Pauwi na ba ng China ang mga diplomat niyan dahil lumalabag na sa ating batas? Hindi na ho protocol o hindi na sumusunod sa protocol na tulay ng communication ng embahada? Nagiging wiretapping ang galaw? Kasi kung totoo at pinagmamalaki nilang meron silang nirecord na usapan sa mataas na opisyal ng military, bawal na bawal po yan. Threat yan sa national security. Pero, nangyayari at ginagawa nila. Di ba? Ganyang ka-abuso, ganyan ang kalupit ang kanilang ginagawa sa atin. Kaya nga, tama lang pong palakasin ang suporta kay Pangulong Marcos sa Philippine Military at magkaisa ang mga Pilipino. Inuulit ko, yung mga Pilipinong pro-China, makonsensya na kayo kung meron kayo niyan. Manindigan na kayo para sa ating bansa. Huwag kayong maging propagandista o tagapagtanggol ng bansang nang-aagaw sa Pilipinas.